ibig sabihin ba nito, wala nang kahulugan yung mga pinaglaban daw before na doon sa People Power Revolution? Well, unang-una, hindi revolution yung people power. It's just an event, no? Kasi ang revolution, ibig sabihin, talagang binago mo yung struktura ng ekonomiya at politika. Hindi mo naman binago, eh. Pinalitan mo lang yung mga oligarchy kay Aquino, di ba? At sa mga susunod na oligarchies pa. So, palagi kong sinasabi sa aking mga estudyante na huwag gagamitin yung salitang revolution kasi hindi yan tulad ng revolution sa Russia na pinatay nila lahat ng czar, no? Hindi lang tulad sa revolution sa France na inilagay yung karapatan sa parliament. Yun ang revolution. So, ang nangyari talaga ay walang ganyang pagbabago at nakita natin yung 1987 constitution was simply an anti-Marcos constitution. So hindi pa pwedeng, hindi naman sinasabing binabaliwala lahat ng akusasyon ng military atrocities at police atrocities during the martial law period kasi nangyari yan. Andyan ang mga datos. I think ang sinasabi siguro ng mga bumoto sa kanila, tignan mo rin yung kanilang ginawa sa foreign policy, sa bureaucracy, yung sa energy, sa agriculture, sa health, no? Tignan mo lahat yon at bigyan mo lahat siya ng grado. Hindi porke binigyan mo ng zero sa military atrocities, zero na sa lahat.